Hi guys, welcome to our latest video, Real Talk Thursday. Real talk tayo ngayon, i-real talk natin yung mga haters ng PBI supposed to make a video about our Gilas Pilipinas and the update para sa ating pambansang koponan na lalahok, sasabak, pupunta sa China para maglaro sa Asian Games. Pero may nabasa akong isang comment mula sa ating nakalipas na video and I want to answer this comment at magbigay tayo ng real talk. Kung bakit nga ba marami ang nagsasabi, hindi na balanse ang PBA, pangit na ang PBA, mag-MPBL na lang tayo. Well, it's your choice. Nothing against MPBL, pero para sa akin, I'm watching MPBL at times but I never gonna leave the PBA. Pag-uusapan natin bakit nga ba puro haters ang PBA at ano ba ang pinaghuhugutan nito at ang totoong nangyayari sa PBA. Kung bakit hindi sila balanse, pero hindi ito kasalanan ng San Miguel Corporation, hindi rin naman ito kasalanan ng MVP Group. We will jump into it, pero syempre nice ko munang imbitahin yung mga bago sa channel ko guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, click nyo na subscribe button at notification bell. Ganun din paki-follow ang ating Facebook page na Chief Kratos. And of course guys, 1xBet, malapit na ang Asian Games. Lahat ng sports sa Asian Games mapapanood din nyo sa 1xBet ng libre at live. Mag-register lang kayo sa 1xBet account, paki-click ang link na nasa ating description box, i-enter ang KRTS promo code para libre ang inyong pagre-rehistro. Maaari pa kayo magkaroon ng up to 7,000 pesos bonus on your first deposit. Bibigay sa inyo ng 1xBet. Pwede nyo gamitin sa mga pagtaya, pero syempre lagi namin pinapaalala, family first, gamble responsibly. Napakadami ng haters ng PBA. Babasahin ko lang ang isang komento that made this video. Actually, magbi-video sana tayo about the update para sa ating Gilas Pilipinas. Pero nakita ko, napapanahon talaga dahil napakadami ng haters. Well, actually, karamihan sa kanila are blindsided. Hindi naman talaga nalalaman ang totoong nangyayari kung bakit nagiging imbalance or hindi balanse ang PBA at lumalakas ang mga malalakas at humihinang lalo ang mga humihina. Pero huwag kayong mag-alala sa dami ng magagaling na manlalaro, lalong-lalo na in the recent draft, napakadaming manlalaro ang pumasok sa PBA. Hindi naman makukuha lahat yan ng MVP group at ng SMC, lalong-lalo na halos hindi naglalayo yung talent level. Maybe the number 1 or number 2 pick, medyo ahead talaga dun sa mga ibang manlalaro na nakuha. But from the third pick up to the last pick in the first round, hindi naglalayo yung mga talento nito at yung mga potentials nito, lalong-lalo na in the second round. Napakadami dyan, potential to be in the first round pero napunta sa second round. Meron pa nga mga napunta sa third round. So napakaraming talent ng Pilipinas. Hindi lahat ito makukuha ng MVP, hindi lahat ito makukuha ng SMC, at lalong-lalo na hindi lahat ito makukuha ng ibang bansa. Napakadami po ng mga mahuhusay na manlalaro dito sa Pilipinas and we are very very thankful sa PBA. Marami gusto nang pabagsakin ng PBA. Saan mo dadalhin yung mga players na ito? Baka maghalit sa inyo yung mga yan. Iyan ang mga unang-unang apektado at mga pamilya niyan kapag nangyari na mapabagsak ninyo ang PBA. Ang gusto lang naman ninyo, mapalakas yung MPBL. Eh, hindi naman kayang magpasweldo ng ganong kalaki na kinakailangan ng mga players na ito. Ibang players dyan nagpapadraft sa PBA. So PBA pa rin naman talaga. Aside from the leagues around Asia, PBA pa rin ang dream destination ng mga pinakamahuhusay na manlalaro dito sa ating bansa. Pero pag-usapan natin, iyon nga ang title ng video na to. Bakit hindi natin dapat sisihin ang SMC at MVP? Bakit hindi natin dapat sisihin yung Barangay Ginebra, yung San Miguel Beermen, yung Magnolia Hotshots? Actually, basahin ko muna nga yung comment that made this video. Babasahin ko sa inyo. But anyway, let's leave this comment anonymous. Ang sabi niya, if the rest of the PBA team is just gonna be an SMC farm team, might as well just leave the PBA and just leave all the SMC teams in the PBA. If the new owners of MPBL will make it more fair, then transfer there and invest to make that league a rival to PBA and steal their draft picks, and hopefully we just see old SMC players playing in their 40s. Well, actually, unahin ko na ang MPBL, hindi rin naman balanse. Nandiyan ang Pampanga Lanterns, nandiyan ang Nueva Ecija. Nakita nyo naman yung talent level ng mga yon. Malayong malayo rin naman doon sa mga nasa bandang ibaba. Ito lang, kung maghaharap ang Pampanga Giant Lanterns, so sabihin ng Nueva Ecija na lang, ilaban mo sa Quezon City, medyo tanga ka na lang pag tumaya ka sa Quezon City kung ikaw ay mananaya. Pero kung tataya ka naman sa Nueva Ecija, medyo mukhang nagpapabugbog lang sa una yung mga malalakas sa team, tapos titirado kapag alam nila na kayang-kaya nila yung kalaban. But anyway, SMC ang pag-uusapan natin, tinitira nung nag-comment na ito. Paliwanag ko lang sa inyo that SMC teams hindi sumali ito sa PBA just to watch other team getting championship after championship after championship. Nangyari yan when TNT Tropang Giga dominated the 2010 up to 2011 season ng PBA. 2010,
Philippine Cup TNT Tropang Giga, tinalo nila ang San Miguel Beermen 4-2 sa finals at sinundan niya ng pagkakapanalo nila in the Commissioner's Cup. Barangay Ginebra naman ang Finorto. Porto din nang matapos ang finals ng Commissioner's Cup, TNT pa rin ang nagwagi bago sila bawian ng Petron Blaze Boosters in the Governor's Cup 4-3. TNT naman ang nakakuha ng second place. Pero nung Philippine Cup 2011, bumalik ang TNT 4-1 against Powerade. Ito yung nagbabagang kamay ni Gary David. Token Tex ulit ang nag-champion in the Philippine Cup bago makuha ng BMEG at ng Rain or Shine ang Commissioner's Cup and Governor's Cup. TNT ulit. In the 2012, siniro naman nila ang Rain or Shine Elasto Painter. So, ang ibig kong sabihin sa makatuwid, balikan ko lang yung aking sinabi, ang San Miguel Corporation po hindi sumali sa PBA para panoorin yung mga ibang kupunan na nagkakampyon. Sabihin ng isa lang ang threat sa kanila at ito ay TNT Tropang Giga, mag-i-stack pa rin yan na mag-i-stack ng manlalaro para talunin nila kung sino man ang threat sa kanila kahit nag-iisa pa yan, kahit TNT Tropang Giga lang yan, pipilitin at pipilitin ng kung sino man sa San Miguel Corporation na matapatan kung sino man ang threat na yan. Barangay Ginebra, San Miguel Beermen, and Magnolia Hotshots, they are just reacting on what TNT Tropang Giga is doing. Pero ito ay hindi kasalanan ng mga teams under SMC, hindi rin naman kasalanan ng TNT. Gusto rin nilang mag-champion eh. Ang competition right now is between the MVP and San Miguel Corporation. MVP team, bannered by TNT Tropang Giga, Miralco Balls, lagi rin nasa finals. Sa tingin ninyo, kung hindi nagpalakas ang Ginebra, tatalunin nila ang Miralco Balls. Baka after TNT, Miralco Balls naman ang panoorin ng teams under SMC. Ilang beses tinalo ng Barangay Ginebra ang Miralco Balls sa finals because they have Justin Brownlee at talagang nagpalakas din naman sila ng koponan. Palagay ko yung mga PBA haters, gusto lang naman ng mga ito, wag manalo ang Barangay Ginebra or San Miguel Beermen or Magnolia Hotshots or teams under SMC. Siguro ito yung mga haters, hindi naman yung pagiging balanse siguro ng PBA ang inireklamo ninyo, kundi yung nananalo yung teams under SMC, which is ayaw na ayaw ninyo. So hindi po kasalanan ito ng San Miguel Corporation, hindi rin kasalanan ito ng management ni MVP. Dahil gusto nilang mag-champion, silang dalawa ang threat sa isa't isa, at kahit isa lang, uulitin ko, ang threat sa bawat isa sa mga ito, pipilitin at pipilitin nila na magpalakas dahil hindi sila sumasali sa PBA just to be the second best or third best or fourth best team. Ang gusto nila ay magkampyon dito sa kanilang liga. If SMC and MVP is competing to be a champion, hindi naman lahat ng kuponan, kahit naman hindi sa PBA, kahit sabihin ng sa MPBL, hindi naman lahat ng kuponan na yan is competing to be a champion. Alam nila ang kanilang kapasidad. Maybe they just want to make the playoff. And from there, baka sakali ma-improve ng ma-improve. Sabi ko nga, maraming talento dito sa Pilipinas. Marami at lalong dumadami. Hindi lahat ito makukuha ng teams under SMC at teams under MVP. At lalong hindi lahat ito mapupunta sa Korea, sa Japan o kung saan mang bansa in Asia. PBA is still one of the dream destinations ng mga mahuhusay na manalaro dito sa Pilipinas. Sa mga haters ng PBA, if you want to watch other leagues like MPBL, it's up to you. Pero kahit saang liga, hindi nyo makukuha ang maging balanse ang lahat ng kupunan, not only in basketball but also in volleyball in our country. Shout out nga pala sa Creamline Cool Smashers, namamayagpag sa liga nila pero walang haters kagaya ng mga haters ng mga namamayagpag na kupunan dito sa PBA. Bago natin tapusin ang video na to, gusto ko munang bigyan ng shoutout si Ryan Fernandez, very strong supporter ng PBA, very strong supporter ng Philippine Basketball, ng Gilas Pilipinas. Pinakita niya yung collection niya ng cups ng Barangay Ginebra, NSD ito eh. Si Ryan Fernandez, shoutout sa iyo, mag-ingat ka dyan, at shoutout sa lahat ng kababayan natin dyan sa United Kingdom. Time. He gets 12. Did he get up there?